Bagamat nagkasailalim sa mas maluwag ng Modified General Community Quarantine o MECQ ang Angeles City, Pampanga, tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na mahigpit pa rin na ipinatutupad ang health protocols. May detalye si Kises Payumo. Patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga kaso dito sa lungsod ng Angeles na naging isa sa mga dahilan upang muling isailalim sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang buong lalawigan ng Pampanga. Kasalukuyang humaharap ang lungsod ng Angeles sa paglobo ng bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19. Kaya naman patuloy ang paghihigpit ng lokal na pamahalaan ng Angeles upang maiwasan ang mas lalong pagtaas ng bilang ng mga naitatalang kaso araw-araw. Sa kasalukuyan, nakapagtala ang lungsod ng 122 mga bagong kaso, habang 23 naman ang nakarecover mula sa sakit. Sa kabuuan, nasa 918 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19. Kaugnay niyan, muli ring pinalawig ang Modified General Community Quarantine sa buong probinsya ng Pampanga upang maiwasan ang tuluyang paglaganap ng Delta variant sa buong lalawigan. Nakaka-alarma na po kasi unang-una po mga bata po yung biktima natin dito. Mga magulang natin naging pabaya sa mga anak, gala-gala, tapos hawak-hawak ng kamay, naglalaro sa labas. Kaya usually po talaga mga bata ang biktima natin ngayon. Dahil siguro ma'am sa naging maluwag na naman, sa totoong experience ko lang ha, doon sa amin wala nang tigil ang video okay, na hindi naman maawat ang mga bata na sa kalsada. Pero yung mga po ko, sabi ko wala lalabas kasi nakakatakot na ang Delta. Siyempre po, nalulungkot po kami kasi siyempre dumadami na naman po yung sa COVID. Sana po yung mga taong matitigas yung ulo, sumusunod na lang po sa protocol ng government po. Stay at home para maiwasan dumami yung mga patient natin sa COVID-19. Samantala, patuloy na nagpapaalala ang lokal na pamahalaan ng Angeles na patuloy na sundin ng mga residente ang safety and health protocols na patuloy na ipinatutupad upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa lungsod. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, Kises Payumo para sa Eagle News, we live in interesting times.